Na. Hello guys. Pakita ko sa inyo sa likod na to, ano 'yon? Yung kaunting kalaman sa pagkondim ng brake. Pero hindi lang kaunting kalaman to, guys. Talagang malawakan to dahil ito ang pinaka-importante sa lahat ng driver, lalo na 'yung pag maano 'yung mag-leaking, mga pagpauwi lang ba. Ito lang gamit, guys, oh. Bumili talaga ako ng buong ano. Oh. Thumbtax lang. Pero pagsamantala lang to, guys, dahil wala kaming tools, wala kaming pangtanggal. Ano ko lang. Didemo ko lang kung paano kayo saan ilagay yung thumbtax. Halimbawa kung ayo. Salamatan ko pala tong cameraman ko to. Ah, guys, ito. Ganito. Halimbawa kung saan ang leaking. Talagang kung ikaw ay defensive driver, lagi kang tumitingin sa ilalim kung may leaking ba. Halimbawa may leaking, ipaayos mo. Kung halimbawa kung ano, yung nasa daan or kuan, loaded ka, kailangan ikundi mo kasi pag preno mo, puslit yung ano pag may leaking dito. Ganito, bumili pa ako ng para sample to, guys, ha. Camera ana ya. Ian ang camera para madimo na kuan para ana. Kuan. Ito, guys. Tanggalin niyo to. 17 to ya. Oh. Na ano, yabe. Tanggalin to. Siyempre, tanggalin to. May butas. Oh, pagka natanggal to, temporalin to, guys, ha, kasi sa sunod ko demo yung may yabe na kung paano pasok tong thumbtax. Ganyan ang purwang thumbtax. Idol to siya sa ana, idol na to. Pero kita nila. Leo. Oh. Pag tanggal to, siyempre pa tanggal to ganyan. Itong thread na to, itong ano na yung may ano na thumbtax pag ganun. Hindi yung pag ganun. Kasi yung ano nito, yung bunganga nito pasok sa thumbtax, tapos yung dito hawire daw ya. Ana la ayaw ka up, huwag mong galawin na. Ang ano kasi nito, itong thumbtax pagtanggal yan, pag mapasok na to, tamang tama talaga pag ibalik nyo to, tamang tama pag preno. Yung fluid nito galing sa taas, galing sa put valve, sa hydraulic, hydrovac doon. Kasi ang put valve, ano lang, hangin lang yun eh. Maharang na dito sa thumbtax. Kung walang thumbtax, yung ano ng sigarilyo. Silak. Ayan, silak, puti, makatagyan yan. Dito. Kung wala kang thumbtax, maraming choice. Kung ano, yung mga silupin, ganun. Para lang hindi. Kasi dito yung ano, magliliking. Ito. Nasugaan niya. Ibalik na yan yung thumbtax. Yan na lang. Ito yung adjuster ng ano, adjusta ng brake. Kung paluwag pa. Sa sunod natin, i-demo to. Kasi ang ano natin, yung pagkundim lang, yung demo natin, ha. Dito yung ano, ito yung bleedingan ng ano fluid. Ano to? Wala. Ha? Ito kay ko kunin mo. Thumbtax. So? Oh, ayan. Pwede rin dito, guys. Isa-isa mi, thumbtax. Pwede rin dito, guys. Oh, di ba baliktad, pares lang yan, punto. Ganyan lang. Oh. Bukos natin. Ayan. Mas maganda talaga yung may tools tayo. Ngayon, guys, puntahan natin sa ano, sa likod. Puntahan natin sa likod. Anala. Punta natin sa likod. Hindi pa kasi na ano eh. Nagalaw nila.
Ito guys, so ito yung hydrovac. Yan ang hydrovac, itong lagayan. Kailangan alagaan nyo lagi yung ano, may fluid. Kasi kung walang fluid, wala na. Sabi daw nila, sabi yung marinig ko sa balita na mawala ng preno. Hindi ko maniwala niya mawala ng preno. Hindi lang ngayon nag-check up. Hindi nyo inalagaan yung preno nyo. Kung may leaking, ganito ang gagawin nyo. Kahit yung ano eh, yung walang leaking ang preno, na-accidente dahil sa tulin, dahil sa bigat. Diba guys? Ayan, puntahan yung sa likod ah. O, nandito tayo sa likod, guys. Kapangin natin. Sa sunod talaga, pasensya na kayo guys, ano lang to. Temporary lang to pag demo ko. Dahil, para lang may malaman kayo konti. Tama, bullying ko ano ya. Sige? Puti, alam mo na sinina. Isut-isut mag-bullying ka rin. Maklaro na sa YouTube. Arti, ako na nagpudluan. Hindi, arti. Hindi, ganito yan guys. Ito. Kailangan talaga lagi kang tumitingin sa kaya tinitingnan niyo yung ano, check up lagi. Oh, kung may leaking, pag may leaking, may problema. Huwag mo nang palalain ang problema. Ayusin mo. Oh, ayusin niyo talaga. Bullying na kuya. Ito guys, dito niyo tanggalin guys. Oh. Kabilaan halimbawa kung mag-leaking sa kabila, dito din. Ito yung ano, Tantax. Tanggalin nyo ng 70 tapos pasok nito, ibalik. Maganda talaga kung may abi. Ito, baliktad din, ganyan. Oh, ganyan na. Tanggalin na to. Kasi dito yung ano, dito yung dumadaan ng fluid. Kalahin sa hydrovac. Siyempre, pag kundim na, ang dadaanan yan dito na, pag ganyan. Kung ito ang nakundim. Pag ang nakundim na naman ito, pag preno mo, galing na, ganyan. Okay guys, ganyan talaga yung mga, grabe yung kalaman ko na nito. Ang tawag nito is similar brake, ito yung adjuster. Adjuster sa brake shoe. Ang tawag similar brake sa Bisaya, yung mga kaalaman ko lang, pero sa English yan, hydraulic brake. Iba yung ano, iba yung, ito yung hydraulic brake kasi fluid piston doon. Yung sa air brake chamber yon. Ituturo ko rin sa inyo yung ano pag kundim sa air brake. Okay guys, nakita niyo na yung pagbimo ko sa Tantax lang. Ngayon guys, isang malakas na shout out kay Kuya Ambaw QC Kitsun City. Tsaka yung mga followers ko dito sa Dipulog, yung sa Tagadapitan to. Shoutout kay Anna Lynn's Kitchen from Dapitan City. Abiril Rin Lifestyle. Oh, Lifestyle, Dapitan City din. Ang Dapitan nandun. Sa Luyo. Bilang Pikas. Shoutout din kay Billy Sabala. Sabi ni Billy Sabala, Bisaya din to. Hindi ko alam kung sa tagasan to. Yung mga vlog ko daw, madali mo hindi biyati. Maraming salamat sa supportan. Tsaka shoutout din kay Dexter Joe Joringer Arconado, Adipon Aquirino Province, Sin Vlogs, Franz Ayalin, Papa Boy Tracker, tsaka Jubil Kustan. Ano ito bang kung ano ni? Kasalo yun. Kim De Los Reyes, tsaka Ronel Pabalati. May nag-comment sa akin na ipa-suporta daw yung YouTube niya, si sino yun? Si Ulia. Guys, ganito lang guys. Salamatan ko yung si Ulia. Ito yung mechanic ko dito guys. Sa Kunsa Construction Corporation. Ngayon guys, alam nyo na yung ano, yung paano mag-condim ng gamit ng ng Tantax. Ito lang to guys. Temporary lang to guys ha. Para pampawi. Tapos yung mga vlog ko dito, sa sunod na yan. Yung preno lang.
Kasi ang preno, guys. Ito yung dugtong ng buhay ng driver at saka disiplina. Kasi kung ganyan na yan. Kasi kung nagpabaya ka sa preno mo. Ito nga, oh, yung sabi niya, pumutok na yung preno. Hindi yan puputok. Kung ang preno mo ay hindi mo chine-check up. Kung hindi mo chine-check up, talagang bibigay yan. Dahil halimbawa, kung hindi ka nag-check up, leaking na dito, malambot na yung rubber cup. Oh, siyempre, pag preno mo, kung hindi mo kinundim, ubos yung fluid mo. Yung fluid dito. Yan, oh. Ubos yung fluid dyan. Preno ka ng preno, lalo na tamad ka mag maulan, tamad ka bumaba. Halimbawa, kung nagbabiyahe ka, naku, kailangan, eh, kung halimbawa, kung may problema, nagkukundim ka, ako, nasunasan ko, talagang pagpalusong, mag, ano ka, mag-luger-luger ka lang. Kahit loaded, naku, naranasan ko na yan, pero ito lang muna ang idinidumi ko, paano magkundim. Ha, guys, hanggang dito lang tayo, guys, dahil medyo may gagawin pa kami, mag-ano pa kaya, siyempre, medyo tinay yung mga tao, medyo maingay na. Ito pala yung dati kong binablog na nang dahil sa overheat eh hindi pinahinto. Ayan o, kompleto na. Lagayan ng oil. Cambio. Ito yung mga model na cambio, hindi yung mga cable. Ito talagang ano, para tari-tari ba. Ito yung mga lumang ano. Guys, hanggang dito na lang, guys. Yeah. Anong masasabi mo, ya, sa vlog ko ngayon na medyo ano yung mga ayan ito talaga, guys, maraming experience to sa drive, sa ano, pag mekanik ko. Helper, ilang taon ka nag-helper ng mekanik, ya? Sampung taon nag-helper, pero sabi niya pumutok daw yung preno. Sabi ko, Luzon, Visayas, Mindanao ang biyahe ko, kahit saan ako nag ano, hindi pumutok ang preno. Kundi pabaya ng driver. Halimbawa, kung nagliliking, tapos sinayaan mo, nagbiyahe ka, loaded ka, siyempre puputok yun dahil hindi mo kinundim. O, ikundim mo. Saka ano, guys, laging naglagay ng fluid. Halimbawa, nagtagas, lagay ka. Para ano, kung maubusan kasi ng fluid to yung mga hose na yan, hangin ang itulak sa hydrovac pag preno mo dun sa taas. Oh, naintindihan nyo, guys? Medyo mahaba na, guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Maraming nagsuporta. Yeah, maraming salamat sa nagsuporta. Saka kay Pinay Lola Truckers America. Thank you, auntie. Ito, dumating na yung panahon na talagang ilabas ko na yung kalaman ko, auntie. Kasi medyo ano na yung subscriber natin. Medyo dumami na, pero yung kalaman ko, mga ano pa lang to. Physical. Yung mga kaunti, ano lang to, mga ano lang, yung kaunti-kaunti lang nilabas ko. Para hindi naman, kasi mabigla yung mga baguhang driver. Dapat step by step yung pag bibihin mo ko, pag ano, ganyan. Ah, pasalamatan ko pala yung ano, sino yung nag-comments na lamang pa daw ako sa TISDA. Kasi yung TISDA, hindi nagdi-demo ng high and low, hindi, huwag kayong mag-ala. Darating ang panahon na pasukin ko yung TISDA. Kasi yan ang pangarap ko, pero kailangan ko pa mag-aral ng 1 month na TM, Training Methodology, Level 1, para maging assistor ako. Pero sa sunod na yan. Ako nga, pag-apply ko bilang instructor, na ano nga ako, na question nga ako. Dahil pag-apply ko doon, bakit in-situ, wala akong in-situ, hindi ako dumaan sa in-situ. Kasi pasalamatan ko pala si Toto Torno, yung siya yung nagano sa ano, TISDA ng DMC. DMC na ano din ng TISDA. Salamatan ko yun dahil nakaano ko ng in-situ. Truck driver ako, 10-wheeler din sa Maynila. Pero pagdating ko dito sa Dipulog, siyempre talagang salamatan ko rin ang construction dahil dito din ako nakaano ng certificate. Kailangan talaga, guys, yung mag-ano kayo ng trabaho,
alagaan yung trabaho nyo, tapos halimbawa kung matagal na kayo, kuha kayo ng certification. Kasi mag-apply kayo ng ibang lugar, sa abroad ba o magagamit, alimig balebe ko, oh, kita nyo. Totoo yan guys. Oh, totoo yan, oh. Oh, nagagamit ko yung certification. Dahil pag-apply ko ng bilang instructor, nagamit ko yung construction ng ano, yung certificate, saka yung mga dati kong mga Ibelgo tracking, at saka yung sa Maynila. Nagagamit yan, balang araw. Sa akin, parang nagtanim ako ng ano, pagka dating ano, nagbunga din. Thank you guys, God bless pa lang. Hanggang dito na lang.